Magandang umaga mga ka-agri. Welcome sa isa na namang episode ng Agrinihan, Bahinihan sa Agrikultura. Experience nyo na po ba na masira ng mga peste ang inyong mga pananim? Well, in this video, bibigyan po natin ng solusyon. Gagawa po tayo ng isang very powerful homemade natural insecticide and fungicide para sa mga tanim po natin sa bakuran. Coming up! What's up mga ka-agri? Welcome to Agrinihan Channel. Nandito kami para magbigay sa inyo ng mga simplified farming methods. Para sa mga farming tips, solutions, and ideas, mag-subscribe lang po kayo sa aming channel. I-click niyo po yung bell para lagi kayo updated sa mga bagong videos na nilalabas. Ngayon gagawa po tayo ng isang very powerful homemade natural fertilizer para po sa mga peste sa ating mga tanim. Isa po sa common pest na na-encounter natin, itong leaf miner. So ito po, iniitlogan ng mga insect, tapos pag nagpisa, naging larvae, kinakain po yung tissue ng dahon. Kaya makikita nyo meron pong mga linya-linya. Ayan. Kaya po nagkakaroon ng mga puti-puti sa mga dahon. Isa rin pong common sa mga tanim nating gulay, itong aphids. Ayan. Check nyo po yung mga dahon, meron po yung mga puti-puti sa ilalim. Ayan. Very destructive yun pag dumami. So, kailangan natin silang mapuksa. Meron din pong kumakain ng mga dahon, mga bunga, mga worms, caterpillar. Ayan. Kaya nasisira po yung mga dahon. Yung gagawin po nating homemade natural insecticide and fungicide, kaya niya pong mapuksa yung mga aphids, bugs, mealy bugs, worms, leaf miners, tsaka yung mga fungus. At marami po pong ibang klaseng mga insekto. Napakadali lang po gumawa ng very powerful homemade natural insecticide and fungicide. So, ito lang po yung mga ingredients. Halos lahat ito nakikita sa ating mga bahay. So, una gagamit po tayo ng baking soda. So, huwag po kayong ma-confused sa baking soda tsaka baking powder. So, yung baking soda, yan po ay sodium bicarbonate. Yung baking powder ay may halong ibang ingredients. Baking soda, 70% tapos 30% ibang ingredients na. Ang gagamitin po natin ay baking soda. So, 1 teaspoon ng baking soda, 1 teaspoon ng dishwashing liquid, 1 teaspoon ng oil. Mas maganda po kung gagamit kayo ng oil, yung neem oil. Yan po yung best dito sa ating solution. Pero kung wala, any kind of oil, vegetable oil or cooking oil will do. Then, 1 liter of water. So, yan lang po yung mga ingredients sa ating homemade insecticide and fungicide. Paano po ba nag-work itong mga ingredients na ito? So, unahin po natin yung baking soda. So, yung baking soda po ay sodium bicarbonate. Ito po ay alkaline. Tanong, ito po ba ay natural? Yes, ito ay natural based sa pag-aaral. So, ang ginagawa po nitong baking soda, ginagawa niya pong alkaline yung surface na naisprayan o nalalagyan ng baking soda. Kaya hindi po dito nag-work yung mga powdery mildew tsaka yung blight, mga uri po ng fungus. So, hindi po sila nabubuhay sa alkaline environment. Kung 7 pH po yung inyong mga tanim, so doon sila naninirahan. Pero pag inisprayan natin sila ng baking soda, nagiging 8.0 yung kanyang pH level, kaya hindi po nabubuhay yung mga fungus. Then may mga insekto din po na kayang patayin itong baking soda. Next ingredients yung ating dishwashing liquid. So ito pong dishwashing liquid, ito naman yung kakain sa mga exoskeletal ng mga insekto. So ito pong dalawang ito yung pupuksa dun sa mga insects na sumisira sa ating mga tanim. Then yung third ingredients, ito ay oil. Kung neem oil to, kaya niyang pumatay ng mga insekto. Pero kung ordinary cooking oil, ang kanyang function ay parang sticker lang. So didikit dito yung mga ingredients, mas matagal siyang mawala dun sa surface. So, para ma-spray natin ng maayos, so, mangangailangan tayo ng tubig para ma-dilute natin yung solution at hindi rin siya gaanong tumapang. Simple lang po yung paggawa nito. Pag-aluluin lang natin yung mga ingredients, yung ating baking soda, yung ating dishwashing liquid. Ayan. Siguraduhin lang natin po na na-mix yung ating mga ingredients. Tapos itong oil. Yung cooking oil, pwede natin gamitin. Yung mga palm oil, pwede rin. Pero the best po yung
neem oil kasi kaya niya pang pumatay ng mga insekto. Next step, haluin lang po natin yung ating mga ingredients. So, para matunaw po yung ating baking soda. Then, pag natunaw na po ito, pwede na natin siyang i-spray sa ating mga halaman. After po natin ma-mix yung lahat ng ingredients, ilalagay na natin sa hand sprayer. Tapos, i-testing muna natin yung ating mixture kung matapang. Then, sprayin lang natin yung ilang pirasong dahon. Tapos, after 1 hour, i-check natin kung nalanta yung mga dahon. Kung nalanta, ibig sabihin matapang yung ating mixture, i-dilute pa po natin sa mas maraming tubig. Dagdagan natin ng tubig. Best time po ng pag-spray nito, late afternoon or sa gabi, para po hindi masunog yung mga dahon. Kasi pag nag-spray tayo sa araw, sa tanghali, mainit po yun, pwedeng masunog yung mga dahon. So, late afternoon or sa gabi tayo mag-spray sa mga dahon. So, kung nagustuhan nyo po yung video na to, i-like nyo lang. Sana po nakatulong kami sa pagbibigay namin ng mga information. And sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Kung meron pa po kayong mga katanungan, mag-iwan lang po kayo ng mensahe sa ibaba at susubukan po namin sagutan isa-isa. Maraming salamat po. Happy farming!